Magandang araw mga kalupa. Sa mais natin ngayong 2023 ay nasa 20 days na itong mais natin na itinanim. NK6410-6014. Ang problema na obserbahan ko mga kalupa, itong variety, luma naman itong variety na to, hindi naman ito bago. Pero ang nakakapagtaka, parang hindi normal kasi sa loob ng napakahabang taon, kung ilang taon na nating itinatanim itong ganitong variety ng mais na yellow corn, nakakapagtaka na sa oras na to, halos lahat ng sumibol na binhi ay inuuod. Samantalang kaya natin binibili ang hybrid yellow corn na to ay dahil treated ito ng gamot na pangontra doon sa mga uod. At dati, noong mga nakaraang panahon, nag-promo sila na kailangan daw ay mayroon ding lahok na refuge. Ang sinasabing refuge ay yung ordinary. Para yun daw ating mga insekto ay mayroon ding hapunan doon sa kalahatan na ating tinatamnan ng maisan na hindi nga tinatalba ng mga insekto o ng mga uod. Pero sa oras ito mga kalupa, nagpaabuno tayo nung nakaraang araw. Halos lahat ng puno ay sira. Halos lahat may uod, may tamaan dahon. Kaya nakakapagtaka pero nakakainis dahil bumili ka ng ganito kamahal na binhi na ang promo nila ay yun pa rin. Hindi naman nila binabago ang kanilang specification na ito ay may pangontra na, may natural formulation na ito na pangontra dun sa mga mangangaing uod. Pero sa ngayon nga, ang nangyari sa observation ko, parang puro ordinary na lang ito ipinagbili sa atin ng ating distributor. Hindi kaya na-scam din tayo nitong mga taga-NK na to? Ay kasi walang puno na hindi inuod. Na kung tutuusin, kaya natin binibili ang kanilang binhi ng ganito kamahal, more than halos sa 6,000. Ang isang 18 kilos. Na dati kaya 18 kilos ay may kasamang 3 kilos na refuge, yung ordinary. Para nga dun sa mga pangdadapuan ng mga may uod. Uod, kumbaga. Para daw, kumbaga, ang mga insekto ay meron ding pagkakataon na may mahapunan ding ordinaryo. Kasi nga, totoo din naman, kapag halos lahat naman ay mayroong ganong klaseng ingredients na hindi na talaga dinadapuan ng insekto, ay magkakaroon din talaga ng immunity yung ating mga insekto. At yun na nga. Pero nakakapagtaka naman, sa halos lahat ng area na tinamnan ko ng mais na ganitong variety na 6014, ay ganon din lahat ang diferensya. Halos lahat may sakit. O, yan mga kalupa. Halos lahat sira ang dahon. Bagong abuno yan. Tumatalab pa lang. Yun o. At halos lahat ng mais dito na sa amin na halos ganito rin ang mga variety, ay ganyan din lahat ang itsura. Halos din lahat ay may sakit. At may uod. Ibig sabihin, halos lahat ang itinam namin, ordinary. Na kung tutusin, kung ordinary lang ang binhing bibilhin namin, ay halos baka 3,000 ang isang bag lamang. Mura! Pero kaya kami nag-invest ng ganito kamahal sa isang hybrid variety, ay yun nga ang aming anticipation na kami ay hindi magkaroon ng problema pagdating sa paglaki ng ating halamang mais na ganitong uuurin. Kaya lang narito na, nakatanim na, ano pang magagawa natin? Meron pa bang warranty ang mga seed grower dito? Wala naman, di ba? Bayad na. Wala na silang problema. Ang problema nasa amin ng mga magsasaka. Nasa amin ng mga maglulupa. At sana ma-resolve ito. Dahil kapag ganito, mga taga-NK, ayusin nyo. Pag ganito ang klase ng binhi na pinagbibili nyo sa amin, baka hindi na kayo makaulit. Dahil hindi ito ang klase ng binhi na binabayaran namin sa inyo ng ganito kamahal. Diba? Kayo lumagay sa aming mga magsasaka kung hindi kayo mainis.
na matapos kang bumili ng napakamahal na binhi, eh, ganitong klase ang halaman na sisibol? May sakit? Anak ng titeng! Galing-galingan nyo pa mga taga-NK ha? Mukhang na-scam nyo kami ah. Pero nasa magandang paliwanag lang po yan. Kung meron kayong dapat maipaliwanag. Dahil hindi ito yung inyong promotion na sinasabi sa amin nung kamakailan na kami ay mag-aani na maganda sa inyong variety ng mais dahil may protection. At ang protection sinasabi nyo sa amin sa oras na to, sa year 2023, ay parang nawawala. Ipakikita ko sa inyo, mga kalupa. At madidismaya ka talaga. Pero narito na at inabunuhan na. Di ba? Lahat halos ganun. Eh, hindi nakakatuwa. Sa isang kagaya natin na halos si mahina ang market ng ating produkto. Ganito pa ang mabibili mong variety ng pinagbibili ng mga distributor ng mga seed producer. Galing! I'm sorry pero huwag nyo naman sana kaming na-scam sa binhing ipinagbili nyo ito noong nakaraang taong ito. At sana nga po ay magkaroon po ng obserbasyon kayo sa lahat ng inyong i-distribute na mga binhi para at least ma-resolve nyo po ito. Baka po sa susunod walang bumili ng binhi ninyo dahil sino ang uulis sa ganitong klase ng variety na puro sakit ang daladala? Nasa 20 araw pa lang stage nito. Halos parang ayaw makarecover. Huwag niyo sabihin sa amin na ang formula niyo ngayon habang tumatanda yung mais gumagaling sa insekto. Walang ganoon. Ang insekto sa lahat ng panahon nandiyan. At kami matandang magsasaka. Kaya sana magkaroon po ng solusyon ng problemang daladala po ng binhi ninyo. Nakakatuwa pero nakakainis. Maganda ang sibol, maganda ang germination. Nakakatuwa, walang problema. Pero yung ordinaryong mais, ganyan din ang germination. Kaya hindi ka takataka. Pwede nyo nga kaming ma-scam na ordinary pinagbili nyo sa amin. Dahil ang mga ordinary yellow corn naman ay talaga maganda rin namang sumibol. At kung ganito po ang inyong ipinagbibili, sa susunod, ordinary na lang din ay tatanim namin. Kasi kung kayo magpo-promote ng gamot para kontrahin itong uod, na yan din naman ang tumatalab sa lahat ng ordinary, bibili na lang kami ng bining ordinary at bibili na rin kami ng pang-uod na pang-insekto. Diba? Na gamot? E di, nubli nyo lang ang gastos namin eh. Ngayon, pinabili nyo kami ng napakamahal na binhi, tapos pabibili nyo kami ng napakamahal ding pang-insektong gamot. Wow! Sana all kumita, 'di ba? Pero sentimento po ito ng isang ordinaryong magsasaka na may tama ang halaman na nag-expect ng magandang ani pero may sakit yung halaman. Yun lang mga kalupa. At sana hindi tayo nag-iisa sa ganitong sentimento. Pero alam ko hindi ako nag-iisa. Dahil lahat ng katabi ko rito, yan halos magkakasunod kami, ay halos iisa ang naging sistema ng kanilang mais na ganitong variety rin ng binhi ang ginamit. Nakakaiyamot pero magandang araw mga kalupa. ...100% may sakit, may uod. Ganon ang talab ngayon ng NK6410. Manoorin nyo lang mga kalupa kung hindi tayo nagsasabi ng totoo.
Ito yung katabi ko, mga kalupa, oh. Oh, dito yung sa akin. Ito yung katabi ko. Una ito sa akin ng halos kalahating buwan. Oh, ayan. Magta-top dress na pero hindi pa rin buo yung dahon. Kawawa naman kami. Kung ganito ang sistema na ipinagbibilimbihin ninyo. Wala na nga tayong magandang presyo ng ating produkto. Mai-scam pa tayo ng mga seed producer ng ganito. Galing. O, diba? Yun, oh. Halos mahigit, halos isang buwan na to. Pero hindi pa buo yung dahon. At kasalukuyang pa rin tinitira ng uot. Wow, grabe. Napakaganda ng promotion bago ganitong klase ang binhing daladala ng kanilang mga ipinagbibili. Sana all. Kung pwede lang pikiin din namin ng mais para ipagbili namin sa market, pwede. Pwede ba kami magbinta ng plastic na mais, yellow corn? Para lang kumita kami ng walang hiya o ng argabyado. Sana maging maayos to.